Hindi po magandang balita ang sasalubong sa mga motorista bukas, araw ng Martes. Nakatakda kasing magpatupad ang mga oil companies ng malakihang aumento sa presyo po ng mga produktong petrolyo. Ayon sa mga energy sources, ang diesel ay merong malaking pagsipa sa presyo na aabot sa 5 pesos at 90 centavos hanggang sa 6 pesos at 20 centavos kada litro. Ang gasolina naman ay mayroong aumento na 1 peso at 20 centavos hanggang 1 peso at 60 centavos kada litro. Samantala, ang kerosene naman ay mayroon ding malakihang adjustment na 5 pesos at 80 centavos hanggang sa 6 pesos at 10 centavos kada litro. Ito na po ang ikalawang sunod na linggong nagpatupad ang mga oil companies ng all oil price hike matapos ang pitong linggong mayroong tapyasa sa presyo ng mga produktong petrolyo. Sinabi naman po ni Rodela Romero, itong Assistant Director ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, na ang mataas na presyo ng diesel ay dahil na rin sa mataas na demand nito dahil sa papalapit na winter sa ilang bansa. Ay masayang-masaya ang ABS-CBN at TV-5 Network sa kanilang merging, sa kanilang agreement, sa kanilang deal kung saan pinapayagan ng TV-5 na mag-airin ng kanilang mga shows ang ABS-CBN. So nagkaroon nga sila ng investment agreement daw, okay, ang tawag nito ng term nila, but ang term dito ng mga mababatas, which is right now naghihiling sila, ay merging. Alright? Merging po, pag sanib puwersa. So nag-acquire ng 6,459,393 primary new common shares ang ABS-CBN sa TV5, kung saan meron din silang 34.99% na total ng voting and outstanding capital stock of TV5. At ito ay nagkakahalaga ng 2.16 billion pesos. Pero syempre hindi po nakalusot sa mga mata, especially ng ating mambabatas na si Kong Marcoleta, dahil sa kanilang sa pagkaroon ng hearing diyan sa Kongreso, dahil ang sinasabi particular ni Kong Marcoleta, Rodante Marcoleta, ay labag po sa batas o sa franchise ang ginagawa ng TV5. At sinasabi doon sa hearing na yon na para mag-allow ng TV5 ang ABS-CBN na mag-purchase o mag-purchase ng shares at payagan sa deal na nabanggit, ay dapat ipaalam nila ng TV5 at ng ABS-CBN sa Kongreso kung saan yung franchise body, kung saan yun ang nagbigay ng franchise sa kanila, at ipaalam din sa NTC at sa lahat syempre ng kinaukulang agency. Pero ang ginawa ng ABS-CBN ng TV5 ay talaga namang sila-sila lang. So dahil dyan ay inimbestigahan yan sa Kongreso. At ang sinasabi po ni Kong Marcoleta dyan, na nakasaad daw sa Republic Act 11320, Section 10, na bawal ang pag-transfer, okay, ng mga rights, okay, papunta sa ABS-CBN para, you know, sila ay magpalabas ng kanilang mga shows. Bawal ang pagbili ng mga shares, dahil nga ang sinasabi ng sa Kongreso doon based sa kanilang hearing na ito ay paglabag sa batas, dahil bawal nga po ito sa RA 11320. Bawal na i-transfer ang mga pribilehiyo, 'di ba? Kasama na daw po yung merging doon, yung merger, yung pagsanib puwersa nila. At syempre, kailangan na humingi sila ng pahintulot dito sa Congress kung saan yun ang nagbigay ng franchise sa TV5. Dahil alam naman natin na maraming issue na hindi pa nasisettle ang ABS-CBN, kaya nga sila hindi nabigyan ng franchise dahil sa mga paglabag, okay, sa batas. Dahil kasama na dito ang hindi pagbayad ng tamang buwis, ang pagmalabis sa kanilang mga trabahador, sa kanilang mga employees, yung issue sa tax na hindi nga tamang pagbayad, and also yung citizenship at saka sa depository receipt, di ba? Yung mga depository receipts na yan, at ang marami pang mga issue, citizenship. So sabi na sa Congress, based sa kanilang pagbabalangkas nito, ay hindi dapat ito pinapayagan ayon sa ating batas. So kaya ngayon, na-unsyami ang kanilang merging, mga palangga. Dahil nga, syempre, hindi po pwede yung na lumabag ka sa batas, especially ito kasing issue na ito ay ang usapin po dito, nakasalalay ang kapakanan ng mga Pilipino. So hindi na naman itong issue na maliit lang na negosyo na pagbibenta lamang ng kamote or banana queue.
na well, actually malayo yung aking aking definition, but what I'm trying to say, hindi ito lang barya-barya lang ang issue dito. Ang issue po dito ay milyones na mga taxes, maybe billions pa, I believe billions pa ang dapat i-settle nila dahil sa mga nabanggit na paglabag nila nung hearing during pandemic. All right. So ngayon, dahil napag-usapan nga ito sa Kongreso recently na pinamumunuan ni Kong Marcoleta, ay naglabas ng statement. I think ngayong araw lang ito diyan sa Pilipinas, ang ABS, ang ABS-CBN at ang TV-5. Actually TV-5. Sabi dito, to address the issues, ito po yung kanilang nilabas na statement, to address the issues which have been raised by certain legislators and the National Telecommunications Commission on the proposed investment by ABS-CBN for a minority interest in TV-5, ABS-CBN and TV-5 have agreed to pause, okay, to pause in their closing preparations. O, diba? Naon siya, me. So, tigil muna dahil ito ay pinag-aaralan pa at dinidinig pa sa Kongreso. Diba? Kung walang matinong mga kongresista tayo like Rodante Marcoleta, Kong Dante Marcoleta, ay hindi po ito masisilip ng bayan. Kung ang mga representante natin ay puro mga bayaran lang ang you know, ang kayang gawain diyan sa Kongreso, hindi natin nilalaat, but definitely yung mga tumatanggap. All right, continue yung kanilang statement. This pause will give the space for both media organizations to respond to the issues and accommodate any relevant changes to the terms. Both ABS-CBN and TV5 believe that an agreement between the two media companies will have a favorable impact on Philippine media on a free-to-air television which remains the most affordable and extensive source of entertainment and public service to Filipinos. So ito mga terminologies nila, wala namang problema kung kayo ang maging source of entertainment at yung tinatawag din yung public service para sa Pilipino. Pero kung ito, based sa batas, di ba, sa Article 11320, Section 10, na bawal yung ginagawa nyong merging, pag-transfer ng inyong rights, ng inyong pribilehiyo, ng ganun-ganun na lang sa ABS-CBN, eh hindi po yan public service. Yan ay pangluloko sa mamamayang Pilipino. Di ba? Kasi hindi kayo sumusunod sa batas, maliba sa your big companies. So parang feeling nyo kasi, kaya nyo talagang lapastanganin na lang yung batas. At you know, iniisip ninyo, kaya nyo siguro padulasan o mantikaan yung mga bibig ng ibang kongresista na umaayon sa inyo. So, ganun sa Pilipinas eh. Kaya nga, looking forward na yung mga mambabatas natin ay pabangunin ninyo ang Pilipinas. At looking forward na hindi magwagi itong evil doings ng mga ito. Dahil nung kasagsagan ng pandemic, nung 2 years ago, yeah, 2 years ago na, di ba? Hindi nabigyan ng prangkisa, hindi na rin yung prangkisa ng ABS-CBN dahil sa mga violations na tinalakay nila, na binalangkas nila sa Kongreso. So kung ganito pala, kung isang may kasalanan, may isa pa'y paglabag sa batas, like ABS-CBN, ay basa-basa na lang lumipat sa TV-5. Eh, di ba? Ganun-ganun na lang yung kanilang power because they have money, they have connection. So ganun-ganun na lang lagi yung bayan natin. So definitely hindi tayo babangon. At during that hearing, I think, yeah, nag-hearing pa sila up to, you know, as we speak right now, ay napag-alaman din na Indonesian, may part ng Indonesian, isa sa mga owner, okay, ay Indonesian sa TV5. Okay, ulitin natin, base sa kanilang hearing, ang TV5 ay foreign, may foreign investors din o may foreign owner din. So yan ang aalamin natin sa susunod kung ano ba yan, kung paano nangyari na bakit may Indonesian ownership part ang taong ito sa TV5. So, dyan po na, dyan magkakalaman. So, sabi ko nga, di ba? Kung ito ay mapapatunayan lahat dito sa hearing na ito, eh di bongga-bongga, mawawala na rin ang TV5. O, di ba? Mamamayagpag ang GMA7. O ngayon, pag ang GMA7, baka may masilip, mawawala na yung tatlong mga nagpapakalat ng mga panira sa ating gobyerno. So, di ba? Good job. And then, looking forward na talagang madikdik natin ang TV5. Yung ba? ABS-CBN, nadikdik na natin yan. So, TV5 na lang ang didikdikin para maging pareho sila ng fate ng ABS-CBN.